Dagdiwang po mga taga-suporta ng Reproductive Health o RH Law, matapos mag-desisyon ng Korte Suprema na naaayon ang nasabing batas sa ating konstitusyon. Pero ang mga anti-RH naniniwalang pabor din sa kanila ang desisyon dahil 8 provision ng batas ang na-strike down o idineklarang unconstitutional. Taunin po yung mga panayam natin si dating Health Secretary Esperanza Cabral, isang pro-RH po. Good morning po, Secretary. Good morning, Egan. At yung reaction ng mga anti na watered down daw ito o masaya din sila dahil parang tagumpay din nila to. Ano kasi tinitingnan ko yung 8 provision na struck down po eh, no? So dumilitaw lang dito yung pagpaparusa sa mga health workers. Tama. At yung pagkakaroon ng health RH procedures ng mag-asawa nang hindi nagpapaalam sa isa't isa, wala yun. So hindi nyo tingin na ito'y na-water down? Para sa amin ay katanggap-tanggap yung mga provisions na in-strike down ng ating Korte Suprema. Mm-hmm. Dahil ako, for example, isang healthcare professional, okay na rin sa akin na hindi may parusa ang healthcare professional na ayaw magbigay ng reproductive health services dahil ako ay naniniwala na lahat kami may taglay na obligasyon. Opo. Ayon sa aming sinumpaan, ayon sa aming code of ethics na sinusundan, na isaisip ang pinakamahusay para sa aming mga pasyente. At opo, yun ang gagawin ng healthcare professional. Medyo, dito yung section 3 at ang pinakamahalaga sa inyo, no? Yung pag-distribute ng gobyerno ng libre ng mga health services and supplies. Oo, hindi. Ano to? Kabilang to, condom and iba pang options. Lahat yun. Ang okay, nakalagay dun sa section na yun ay provision of modern methods of contraception except those that are abortive patients. Okay. So, ibig sabihin, at nakasulat ito sa batas, hormonal contraceptives, intrauterine devices, injectables, and other medically safe, legal, and non-abortive fashion forms of contraception. At ang Department of Health sa Section 10 can procure, bumili. Yes, oo. At mag-distribute. At ipamahagi. Ipamahagi. Nang libre. Nang libre sa mahihirap lamang. Opo. Hindi opo, sa mayayaman. So very accessible na ngayon ang contraceptives. Oo. Oo. Bakit sa tingin nyo importante na ganun naka-accessible ang contraceptives? Dahil marami sa ating mga kababayang mahihirap nangangailangan nito at nagnanais nito. Marami sa kanila, 2 o 3 lamang ang gusto nilang anak, pero dahil wala silang access sa contraception, ay nagiging 8, nagiging 10 yung kanilang anak, o kaya ay nagkakaroon sila ng pagkakataon na magpa-induce ng abortion, na ito ay very dangerous para sa kanilang kalusugan. So, wala silang pambili. Kumbaga, wala mahalang silang pambili. Pills, mahalang... Uh-huh. Okay. Bago sa po siguro ito sa mga pambihirang pagkakataon na yung Supreme Court nag-decide, eh, ang dalawang partido po yung nagre-rejoice. mabuti na yon. Sabihin na natin na lahat ay nagtagumpay. Although, para sa akin, mas malaki yung tagumpay ng pro-RH dahil sa ang buong batas ay dineclare na constitutional at konti lamang ng mga provision na para sa amin ay hindi ganun ka-importante ang in-strike down. Ayun nga ho, sa provisions, meron bang dapat mas lalong pinag-isipan o na-uphold pa sana? Okay na ho kayo. Kontento na kahit ma-strike down yung 8. Tanggap na namin na pwedeng huwag parusahan ang healthcare providers. Pwedeng huwag pilitin ang mga private health facilities at mga ospital na pag-aari ng religious groups na ayaw magbigay ng reproductive health. Okay. Ang nakita ko lang dito parang kasi kung walang panahon kasi pumunta ng health centers yung ating mga kababayan dahil mahirap nga eh. Pero wala rin tinanggal nga yung parusa dun sa mga health workers na dapat sila yung pumunta rin sa mga bahay-bahay at magpaliwanag dito. Ay, hindi naman yun lang ang paraan para makaalam yung ating mahihirap at maka-access ng health services. Oo. At talaga namang hindi pwedeng hindi sila pupunta sa health facilities. Okay. At ang pupuntahan nila ay ang government health facilities dahil dito sila mabibigyan ng libreng serbisyo. Mm-hmm. Pero na-deklarang ang constitutional naman, yung provision na nagsasabing kailangan bigyan ng access sa family planning yung mga minor. Mga minor de edad. Without the consent of their parents. Parents. Okay.
Pero yan, talagang nasa batas na eh. Okay. Na dapat merong consent yung parents, mm-hmm. except if they are already, if they have already had children, if they are minor parents, or they have had a miscarriage. Yun lang ang sinabi na hindi pwede. All right. Otherwise, miski minor ka, basta may consent ng parents, pwede. Siguro ma'am, kahit talagang maigti yung kampanya sa access to contraceptives, sana din yung mga health workers pantay yung atensyon na ibigay nila doon naman din sa kampanya na, na rhythm method, basal body temperature. So, ano din ho yan? Pantay naman yung ibibigay nilang atensyon sa artificial tsaka yung hindi naman artificial na pamamaraan ng contraception. Ano? Nasa natural. Batas din yan. Yes, natural ways. Nasa batas din na bibigyan sila ng choice. Correct. Walang ipipilit sa kanila na contraception. Kung ayaw nila ng contraception, okay din yon. Pero pinayagan ng korte na ito'y ituro sa eskwelahan. Anong edad? Ano yung sinasabing age-appropriate sex education? Yun ay i-determine ngayon ng ating Department of Education kung ano yung age at development appropriate. Ano sa tingin nyo? Elementary education pa lang? O yeah, I think so. Na? Oo, kasi marami ngayon na elementary pa lamang ay sexually active na. Oo. Wow. Talaga? Okay. Oo, saka pinag-uusapan lang ng reproductive system. 11 years old. Napag-ganun ako. 11 years old, nabubuntis, nanganganak. Naku po. Okay, baka kailangan talaga ng edukasyon. Okay, maraming salamat po kay dating Health Secretary Esperanza Cabral. Maraming salamat, Igan. Maraming salamat sa inyo.